So gusto mo mag-invest, pero hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Ngayon, may mga nagsasabi sa'yo na mag-invest ka sa stock market, sa mutual fund, o sa UITF. At kung ano-ano pang information ang hindi mo maintindihan na sinasabi sa'yo ng mga nasa paligid mo. Huwag kang mag-alala, nandito ako para tulungan ka. At ang goal ko ay maintindihan mo ang mga basics na dapat mong malaman bago mag-invest. Ako nga pala si Renz Escaleja. Ako ang founder ng Investok Philippines at isa akong stock investor, licensed financial advisor, at entrepreneur. 5 questions you need to ask before investing. Itong mga katanungan na to ay tutulong sa'yo para malaman mo kung saan ka dapat mag-invest, paano mo may handle ang mga risk, at paano mo malalaman kung anong klaseng investor ka. Ang mga questions na to ay dapat mo rin masagot dahil ito ang magiging guide mo para sa tamang pag-invest. Question number 1, ano ang goal ko sa pag-invest? Ang pag-invest ay hindi lang pagpapalago ng pera. Dapat mayroon kang financial goal gaya ng retirement fund para sa retirement mo, college fund para sa mga anak mo, at iba pa. May mga tao kasi na gusto lang nila kumita kaya madalas sila ay nahuhulog sa scam. Question number 2, gaano katagal dapat ako mag-invest? For example, ikaw ay isang 25 years old na young professional at gusto mo mag-retire pagdating ng edad na 65 years old. So meron kang 40 years of time na mag-invest. Kung nasaan ka ngayon ay yun ang point A mo, at kung saan mo gusto makarating ay ang iyong point B. At sa gitna noon ay ang iyong time horizon o panahon ng iyong pag-invest. May mga tao kasi na akala nila ang pag-invest ay isang single event lang. Pwede naman yun sa mga tao na may malalaking pera. Pero kagaya sa natin na kaya lang mag-umpisa sa maliit, dapat ay nag-invest tayo ng regular. Dahil over time, mabibuild natin ang wealth o yaman natin. Question number 3, ano ang aking risk tolerance? Importante na alam natin ang ating risk tolerance. May mga investors kasi na mag-invest sa stock market kung saan ay may mataas na risk, pero pag bumaba naman ang market ay nagpapanik sila hanggang sa pagkakalugi nila yun. Hindi nila nare-realize na di pala nila kaya i-take yung risk ng stock market. Paano mo nga ba malalaman kung anong type kang investor base sa iyong risk tolerance? Kung ikaw ay tipong investor na kaya mag-take ng risk para sa mataas na returns at baliwala sa iyo kung malugi ka, ikaw ay isang aggressive investor. Kung ikaw naman ay tipong investor na moderate risk lang ang kayang itolerate, ikaw ay moderately aggressive investor. At kung ikaw naman ay tipong investor na minimal risk lang ang kayang itolerate, ikaw ay isang conservative investor. Ngayon, saan ka naman dapat mag-invest base sa iyong risk tolerance? Para sa mga aggressive investor, bagay sila mag-invest sa mga high-risk, high-return investment gaya ng real estate, stock market, o equity fund. Para naman sa mga moderately aggressive investor, bagay sila mag-invest sa balance fund, at sa mga conservative investor ay sa bonds o money market fund. May kliyente ako na nag-consult sa akin ng kanyang investment. Nung time na yon ay kasagsagan ng krisis sa COVID-19. Kaya ang global market ay bagsak, kahit ang ating Philippine Stock Exchange Index ay malaki din ang binaba. Tinanong niya ako kung ano daw bang dapat gawin dahil bagsak ang investments niya. So tinanong ko siya kung ano ang goal niya sa pag-invest at gaano katagal niya plano mag-invest. Ang sabi niya sa akin, gusto ko lang kumita ng pera at isang taon ko lang plano mag-invest. At sinabi ko sa kanya na hindi stock market ang suitable investment para sa kanya. Dahil mabilis ito tumaas o bumaba, at ang dapat ay meron kang mahabang panahon ng pag-invest para maminimal o maminimize mo ang risk. Ngayon, napansin ko rin na hindi aggressive ang risk tolerance ng kliyente ko. Dahil nahihirapan siya na makita na bumaba ang investment niya, in-advise ko sa kanya na dapat sa mga conservative investment
siya dapat nag-invest gaya ng bonds o money market. Dahil maikli lang ang panahon niya ng, at pang-conservative lang ang risk tolerance niya. Question number 4. May sapat ba akong kaalaman sa pag-iinvest? Dapat mag-invest ka sa mga bagay na naintindihan mo lang. Kung maalam ka sa stock market o real estate, ay mabuti sa'yo na mag-invest doon. Maraming tao ang nahuhulog sa scams dahil nasisilaw sila sa mga mataas na kita, pero hindi naman talaga nila naiintindihan kung ano yung pinapasok nila. Kung ikaw ay wala pang sapat na kaalaman, ang payo ko ay magbasa ng libro, umattend ng seminar, maghanap ng licensed financial advisor, at sumubaybay at mag-subscribe sa channel namin na Investok Philippines. Question number 5. Protektado na ba ako? Ang pag-iinvest ay parang pagtatanim ng palay. Bukod sa kailangan ng mahabang panahon para lumago, ay kailangan rin ng protection gaya ng scarecrow para sa mga iba na kakain ng tanim at iba pa para protektado ang iyong tanim sa kahit na anong sakuna. Paano mo mapaprotektahan ang iyong buhay pinansyal gaya ng pag-iinvest? Sa pagkakaroon ng sapat na emergency fund, HMO at life insurance, ay hindi mo na kailangan galawin ang investment mo kung sakaling may mangyaring at kailanganin mo ng pera. May kakilala ko na maraming investment, pero lahat yun ay naubos nung magkasakit siya dahil wala siyang nakuhang protection gaya ng life insurance. Hindi ba nakapanghinayang yung binuo mo ng mahabang panahon pero nawala lang sa isang iglap? Kaya dapat mayroon din tayong protection na poprotekta sa buhay pinansyal natin. Ngayon, natutunan mo na kung anong klaseng investor ka at kung saan ka mag-i-invest. Sa susunod na vlog ay pag-uusapan naman natin ang different types of investment, kagaya ng stock market, mutual fund at iba pa. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hit mo na rin yung bell button para maging updated sa mga susunod na content ng Investok Philippines. Sana ay may natutunan kayo at napagbigay kami ng value sa inyo. Para sa mga katanungan, pwede nyo i-comment at agad din namin sasagutin ito. Salamat sa panonood!